What's up guys, Lelakers here. And welcome ulit sa ating panibagong video. And for today's issue guys, pasensya na sa intro ko ha, kasi baka isipin nyo nasira yung monitor nyo. Ayos ba yung intro ko? Ganda na. Joke lang. What's up guys, Lakers here, and welcome ulit sa ating panibagong video. And for today's video, I'm going to teach you guys kung paano ba gumawa ng glitch effect manually. So yung mga ginamit kong tools dito is simple lang. Cut, effects controls, scaling, tapos pinalitan pa ng color yung mga text. Mga ganong bagay lang ba? Tapos gumamit din ako ng wave warp. Well anyway, didiscuss din naman natin yan mamaya. So wag na natin patagalin to, let's go to Premiere Pro and let's see how it's done. Okay, first up, ang gagawin natin is maghahanap tayo ng sound effects. It doesn't have to be too short, it doesn't have to be too long. Tama lang dapat. Next guys, maglalagay ako ng black video for the sake lang ng example. Next up, I'm going to type glitch. I'm going to resize the word glitch and I'm going to put it in the center of the video. Alright, this is where the fun starts. I'm going to cut the word glitch and ipoposition ko siya sa any position na gusto ko. Irerescale ko siya, ikakat ko, irerescale ko yung glitch, and so on and so forth. Kumbaga parang talagang gumagawa lang ako ng sarili kong glitch effect. Gumawa ako ng panibagong copy ng word na glitch sa top ng isang glitch na word. Gagawin ko dyan is irerescale ko yung isa, then i-customize ko. Punta tayo sa effects controls din yan. Kinakalikot ko lang siya. Nilakihan ko yung scale, change ko yung opacity. Kumbaga, pinipicture out ko kung ano yung gusto kong kalabasan nitong glitch effect natin. Mga ganung bagay ba? Next, ang ginawa ko is kinopya ko ulit yung glitch na word. Pinagpatong ko ng tatlong beses. In order for me to duplicate the word glitch, just press out, then i-drag up nyo lang dun sa second layer, and so on and so forth. Dito sa third layer, inurong ko lang yung word na glitch. Pinalitan ko rin yung kulay. And ganun din yung gagawin ko sa isa pang glitch na word. Basta, nandyan sa baba. Papalitan ko rin yung kulay niya. Mapapansin nyo. Again, kinakat-cut ko siya, then dinidelete ko yung ibang portion on different layers. Inurong ko yung isang tiraso ng glitch na word. Tapos, punta tayo sa effects controls. And type in wave warp. And we're going to drag it down. Ilalagay natin siya dun sa text natin. So, ang ginagawa ng wave warp, nilalagyan niya ng parang mga zigzag lines yung inyong word or yung letters or videos. Well, ang ginagamit ko lang naman dyan na madalas na effect ng wave warp is square. For this one, I'm going to choose square. Then, paglalaroan ko na lang dito yung wave height tsaka yung wave width. Kumuha ulit ako ng wave warp sa effects. Now, gagamitin ko dito is yung smooth noise effect under the wave warp. Then, paglalaroan ko na lang dito yung wave height tsaka yung wave width. Kung mapapansin nyo, parang meron siyang mga zigzag lines sa edges ng letters. Kumuha ulit ako ng clip dun sa word glitch. So, ginawa ko, in-scale up ko lang siya, then binago ko lang yung appearance ng glitch or ng clip. Tignan nyo yung ginagawa ko, guys. Puro ano lang naman ang ginagawa ko dito. Cut. Tapos naglalagay ako ng wave warp na effect. Yun lang naman. Tapos in-scale up ko, binabago ko lang yung appearance. Paikot-ikot lang. Pinapatungan ko ulit ng another clip yung first clip natin or dun sa first layer. Ganun lang. Simple as that. Like what I said, you just need to play around with it. Then, kung nasatisfy na kayo dun sa look na yun, I think that's good. At least dito sa tutorial na to, matututunan nyo kung paano gumawa ng sarili nyong glitch effect.
just do it yourself. At least mako-customize mo at maipapakita mo na ito yung gawa ko, ito yung sarili kong effect. Walang makakagaya nito kundi ako lang. So, ito na yung final product natin. Magagamit nyo tong effect na to, hindi lang sa text. Pwede nyo rin to gamitin sa mga videos nyo. And pwede nyo rin tong gamitin pang transition from one scene to another. Konting tips lang pag gumagawa kayo ng glitch. Simple lang, just play around with the effects. Laro-laruin nyo lang yung mga effects na alam nyo sa Premiere Pro. Kasi dun kayo matututo, tsaka dun lalabas yung creativity nyo. Kaya paglaruan nyo lang yung mga effects na nalalaman nyo sa Premiere Pro. Yun lang yung paglalaruan na hindi yung... puso ng iba. Puso ng iba. Isundan niyo yung beat ng sound effects niyo para magtugma yung glitch niya dun sa sound effects. So that's it for me today, guys. I hope you enjoyed this video. If you find this video helpful, give it a thumbs up by hitting that like button. Subscribe to my channel and I'll see you guys in my next video. Peace!